buwan lumantad sa publiko at sumuko sa otoridad si Deniece Cornejo dahil sa serious illegal detention case na isinampa ni Vong Navarro laban sa kanya. Dahil non-bailable ang kaso, pansamantalang ikinulong si Deniece sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG habang dinidinig ang kaso. Ngunit noong June 1, si Deniece muling humarap sa media para sa selebrasyon ng kanyang 23rd birthday sa opisina sa tabi ng kanyang detention cell sa CIDG. Happy birthday to you! Ngunit ang pagtitipong ito, hindi raw party kundi isang fellowship. Naroon noong araw na yon ang lola ni Deniece na si Florencia, ilang kamag-anak at mga kaibigan. Ayon din kay Lola Florencia, naroon din daw ang ina ni Deniece. I feel blessed and I feel compelled. This is a celebrate of, ano, of my trials na kahit sa hirap ng pinagdadaanan ko, nandyan pa rin sila, kompleto ka pa rin. And yung pinakamahirap dito kasi, yung pagsubok na tipong alam mong mahirap pa sakit, malulungkot ka. So anong wish mo ngayon for your life, for yourself sa birthday mong ito? Siyempre gusto ko na maging masaya ulit. Gusto ko pa rin ipagpatuloy ko ano yung pinalano ko sa buhay ko na magaganda. Gusto ko pa rin ipagpatuloy yung gusto kong mensahe, gusto kong gawin para sa society, para sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. Actually, ano, I'm also giving cakes din sa mga abused women. Ooh. Yeah, so I would really love to celebrate with them, but of course I have to respect the policy. Ngunit ang isa sa nakakaintrigang naganap noong araw na yun, ang pagdating ng diumanoy biktima rin ni Vong Navarro na si Roxanne Cabanero. Sana makamagatang yung instruction na tagal na natin gusto makamit and be strong. And I'm actually happy that you're happy, you know, na I can see it in your eyes that you're very, very positive with what's going on, even though it's really hard. Ayon sa ulat, ito raw ang unang pagkikita ni Deniece at Roxanne sa kabila ng intrigang di umano'y matagal na silang magkakilala. Matatanda namang hindi ito ang unang beses na nagkatagpo ang lola ni Deniece at si Roxanne. May 29, nagkita na sa preliminary investigation ng isa pang reklamong rape laban kay Vong ang dalawa, kung saan ang lola at tiyuhin ni Deniece naroon daw para sa ibang hearing. Habang si Roxanne naman, aminadong nagpunta para makita ng personal si Vong.